Sabi niya, bata. Bata. O de, binata ako ng yan ang mga porma. Okay, awit. Okay ba? Grease gang. Tumargo siya hanggang paa. Hindi lang ba? Tapos hanggang brief niya, Lola. Hanggang brief. Hanggang brief niya. Iba ka talaga eh. Para kay Chadel. Ito ang inyong Chadel. Sa iyo. Sa iyo. At higit sa lahat. Sa iyo. Ayan. Ang pag-imbelya Pilipino ya? Oo. Pagka tinutugtog niya, naku na ang babahay. Pag nahuli ko, mga ba't ng hapon yun? Hapon. Yun. Bugbog sarado ako sa airmat. Drama na yun. Drama time na yun eh. Alam mo nung araw, ginagamit natin ano, sa oras yung mga drama. Oo. Oh, orasan. Walang relo sa bahay. Oo. Orasan. Oo. Ang drama. Parang kaswal na kaswal lang. Oo. Good morning, Di di mahalatang gwapo eh. Kaya lang number 3. Number 3. Number 3 lang eh. Number 3. Gagalit tuloy mga congressman eh. Bakit naman? Si Miriam. Ano ba, banatan ba nila? Wag. Hindi. Eh kasi tingin natin kagad eh. Kawa mo itim ito dahil kaya-kaya. Wag ganoon. Eh ano malay mo naman, may nakita mo sa mga modelo, di ba? Nakita mo yung mga itim. Bisige sa Hollywood, yung mga itim. Si Vanessa Williams. Si... Sino yung... yung sa bodyguard? Sino yun? Whitney. Si Whitney. Kawawa naman si Whitney, no? Bakit? Di ba? Bakit? Oh, yung droga. Pumasok pa siya sa Whitney Protection Program. Kasi... Si Rosebud. Rehab. Sa rehab. Addict. Nag-addict. Ubus ang ubos ang pero magaling si Anraw, si Shamsi. Magaling si Shamsi. Actually, siya yung favorite talaga ng crowd. Siya ang paborito ng crowd. Oh, oh. Favorite talaga. Alam mo kung minsan. Si Oprah Winfrey ka rin. At si Mariah Carey. Oh, tsaka si ano, Pope Benedict XVI. Si nag-react doon sa kanyang sagot. Ano ba tanong kay? Oh, di ba? Ito, nandito. Ayan, dali, para exact question. Ano, tanong kay? Wait lang po. Ipagpalagay mo na ikaw si Shamsi ngayon. Ang tanong kasi Karen eh, parang are you willing to give up your religion in favor of a man na pakakasalan mo, na mahal mo? Ano sabi niya? Siyempre hindi. No. I love my God. Oh, kasi first love daw niya si God at kasama doon yung pagmamahal. Eh dapat yung mahal din yung pakakasalan niya yung mahal niyang yung Diyos. Yung mahal ng Diyos, oo. Huwag mo na. Yung pagmamahal niya, hindi niya ipapalit ang... Sa religion. Ang religion niya. Hindi Diyos yun siguro. Hindi, iba yun. Religion eh. Religion. Iba yun. Dahil hindi. Kung naniniwala ka, hindi mo po pwedeng timbangin ang reliyon sa Diyos eh, di ba? Belief. Yung belief. Yung belief siguro. Diba? Yung belief mo. Pero kung religion ang tanong, Diba, tsaka she's the only candidate na nag-English. Lahat may interpreter doon sa lima. Miss Agno, ano marunong naman mag-English that explained na kaya number 3 siya. Pero sana nag-Tagalog na lang binib siya. Binib ako dahil... Yung sagot niya kasi hindi responsive. Why? The answer is not responsive to the question. To the question. Tama kayo, Karine eh. Walang depth ang ano yes, niya. Yes, oo. Kasi walang sense yung ano eh. Kasi kung isa, na-interpret natin na magaling dahil nag-English. Religious beliefs. Religious beliefs, Karine. Hindi responsive. Wala nga eh. Will you exchange your religion? Would you change your religious beliefs to marry the person change your religious belief, ha? Yeah. Eh, nangyayari. Oh, religious beliefs. Susunod ka, yung father ko, my father... is a Baptist, is a Protestant. But when he get married to my mother, who is a Catholic, nag-convert siya ng Catholic. Pero for her nga eh, so, it's a change kaya nga, yung nga, kaya nga siya number 3. Pero God ang binang... Hindi responsive yung kanyang answer. Ito yung question muna. Would you change your religious beliefs to marry the person you love? Why or why not? Ito yung answer niya. Answer niya. Answer niya. If I had to change my religious beliefs, I will not marry the person that I love.
because the first person that I love is God who created me. And I have my faith and my principles. And this is what makes me who I am. And if that person loves me, he should love my God too. Thank Religion you. And God are two different things altogether. Rhetoric yung ano niya. I mean, with your respect, ano ha? Tama si Karine, eh. With your respect, si sa Pilipina. But ano, talagang yung mga judges, number one kasi, we cannot complain because one of the board of judges is a Pilipina. Lea, Lea Salonga. So, si Lea. Hindi talaga, no? Kaya number 3 lang siya kasi yung answer niya is not responsive. Number 4 siya, Kom. Number 4 sa ranking. Third runner-up. Merong first runner-up. The first runner-up is number 2. The first loser. The second runner-up is the second loser. The third runner-up is the fourth loser. So pang-apat na talo, pang-apat siya sa natalo. Lahat sila natalo eh, di ba? Pero naunahan siya ng China. China ba ang... Fourth. Abe. Pero we should be proud of our candidates. Stand out siya sa lahat ng candidates. Yung pala yung meaning ka rin siya. Ng reliyon. Reliyon. Religare. Again, liho. Means to tie religion, to tie again. Yun. Yung pala ang religion. Pero talagang yung mukha niya, ibang klase. Iba. Parang Venezuela. Sana naman ay hindi siya magaya sa ibang mga naging beauty queen. Na ayan, rampa, walahat, tapos ay maliling sa, makukuha sa pelikula. Tapos mapupunta sa gwapo. Ipapondo. Makikilala si Dondon. Todas. Si Manny. Impression talaga. Kahit ako yung ako nung napapanood ko sila. Ang aking impression, ang mananalo talaga is Miss Venezuela. Venezuela. Talagang ando doon na lahat. Pero doon pa lang sa top 5, ala na siya, natanggal na agad si Venezuela. Sabi ko, sigurado na ito, Pilipina na. Pilipina na mananalo. Kaso, ang mga mata pala ng mga judges, nakapokus sa itim. Inaangguluhan. Inaangguluhan na si Angola. Ang laki ni Angola. She's so tall. At saka maganda, oh. Maganda. Ang sobrang sexy. Ito, tatanggap ng award to rito sa akin. Bibigyan ko to ng Saranggola ni Pepe. Saranggola. Madami mo muna, Karine, kung magkano yung napanalunan niya bago ka na lang umiwi. Magkano ba? Magkano ba napanalunan? Pero pansin nyo, ang mga black talaga, sobrang ang gaganda ng katawan talaga. Talagang ang Diyos marunong, no? Tayong Asian, magaganda na kasi tayo eh. So, medyo. Tayo ah. Diba? Kami guwapo. Talagang marunong ang Diyos. Mga Koreana, magaganda rin. Kaya lang nakita mo, maikli ang mahaba ang torso. Oo. Kasi para ang maglalaban dapat ang China at saka yung Pilipina eh. Doon pala nag-iirian eh. But sabi ni Dondo kasi sa online, ano eh, online votation. Number 1 ang China, number 2 ang Miss Philippines. Number 1 ang China. Online. Online. Venezuela. Pero yung ano nga parami yan kasi yan eh. Correct. Ang dami-daming Chinese eh. Ba't hindi sila mananalo sa online? Di ba? Yung ba sa Amerika lang po pwede ka tumex dyan or tumawag o paano? Pwede ba all over the world? Yung online. Online kasi kahit paulit-ulit kang mag-vote eh. Kapag ka dyan, billion. Sexy kasi talaga, oh. One-fourth of humanity yan. Mahirap laban. Anyway, congratulations. Congratulations. Si Lea Salonga yung nagbigay ng question kay Miss Angola. Ano ba ang tanong ni Lea kay Angola? Ito, meron dito. Ang sabi ni Lea, ang tanong ni Lea, if you could change one of your personal characteristics, which one would it be and why? Ano ang sagot naman nito si Angolita? Ang sagot naman ni Miss Angola, thank God, I'm very well satisfied with the way God created me, and I would not change a thing.
I consider myself a woman in inner beauty. I have my principles. I have acquired many wonderful principles from my family, and I plan to follow this through the rest of my life. Ito mo, mas malalim yan. Pero sabi, ang dali lang basta ng tanong. Oo, ang dali ng question. No, hindi mo dali yung tanong na yun. Maraming nagsabi na gano'n, nag-react. Mahirapin yung tanong na yun, ano? Ayun sa China. May na... Naalala ko tuloy si Madam Imelda Romualdez Marcos. Nabasa ko yung ano niya. So, naging Miss Manila siya. Oo. At ngayon naman, beauty pa. Mm. Ikumpara mo rin sa ibang kaedad niya hanggang ngayon. Naging Miss Manila pala. Sabi niya, tinanong kasi siya kung magpapa... Retoke. Aba, hindi. Ito ang binigay sa akin. Wala akong papalitan dito. Eh kasi may pera. At sabi niya, kasi ang dami naman may meron dyan. At tignan ko naman si, ano, yung love mo, si Aling Junisha, ang ganda na. Ganda na. Kasi may pera na yung anak. Bata pa yan eh. Hindi nyo kasi nakita ng bata. Nung bata yan, nung bata pa talaga. Ayun na yun, larali ha. Hindi na pwedeng baguhin yung makilisan ng araw yan. Nung hindi pa champion si Manny, hindi mo naman pinapansin si Aling Junisha eh. No, may ano na ako dyan. Sipat-sipat ko na yan. Hindi masyado nagbibihis lang eh. Hindi pa lang nag... Doon mo makikita na yung natural na natural ang beauty niya. Mas ibigin mo yung... Doon na ba kayo sa ano ko, sa Facebook? Parang kailan lang kasi. Kaya mo lang naman si Dundo nung may dalang Hermes eh. May sense of good taste ka nga, Karen. Ang mangga hindi magbubunga ng... And for you, Aling Junisha is the most beautiful species. Oh, among the women. Mommy D. Diba? Ang gaganda niyan, lady. Hindi na pala Aling Junisha. Ah, Donya na. Donya. Oh, pero Ninya. Ah, yung pala, na-interview namin yan, ha? Sa, doon po tayo sa kabila, ano? Wala pa tayo sa DWIC. Nanay Junisha, Nanay Junisha, ano po ang masasabi niyo sa pagkakapanalo ni Manny Pacquiao? Hello? Teka, hindi pa muna. Ay, mama. Ah, oo. Naku, natutuwa ako. Galingan ko. Ayaw muna. Eh, nung... Pangalawa. Nung medyo marami ng pera. Marami na, oo. Marami ng tanong. Hindi. Hindi sumasok. Hello? Mami! Mami! Dapat Mami. Ano ang masasabi niyo sa panalo ni Pacquiao? Ni Manny Pacquiao? Hello? Sandali lang. Hello? Hindi ko madinig. Walang signal dito sa mansion ko. Yun ang unang nakabigani sa akin. Parang ano eh. Parang sinara yung cash register. May Hermes bag pa ka rin eh. Isang Hermes bag lang katapat niyan. Hindi makapasok yung signal. Nababakura na siya. Nababakura na. So parin eh, medyo na-attract ka na noon kay Mami Junisha. Parang natumulong yung cash register eh. O eto, back to reality muna tayo. Sa Daily Tribune, Big Mike's Bagman admits 2004 fraud. A former Sharia court judge who is an appointee of former President and now Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo made a turnaround yesterday confirming before Senate probers previous charges against him on having been a participant in the alleged poll fraud operations in certain provinces in Mindanao during the 2004 elections when Arroyo questionably secured a new six-year term over popular opposition candidate Fernando Poe Jr., even acting as the purported bagman of the administration in allegedly bribing election officers to tamper the results. Yan din po ang banner headline ng Philippine Daily Inquirer kung saan judge ties Mike Arroyo to cheating voters. Testimony incredible, says former first gentleman. Pinabulaan na naman ito ni FG. Where were you when you were most needed? Yeah. Totoo yan. You left me. Yeah. Yan ang mabigat eh. Ang pagiging bayani ng tao, kuminsan ay naibigdikta ng panahon. Panahon, oras, yan. Pangangailangan. Kailangan ka ng bayan noon. Why only now? Yes. And second, why go to the Senate? Oh, bakit? Diba? Para lang mag-grandstanding yung mga ano dyan. Mm. Eh, kung meron ka palang ano eh. Kasi personal information to eh.
Diba? Eh di... file mo. Oo, oh, pagkapinabit ka. File mo sa... Ombudsman. Inahanap ka namin noon pa. Totoo lang. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Too late the hero. Too late the hero. At eh, silang bitol. Naglalabas at mga... Oh. Naku. Papa, ano lang yan. Oh. At nadadawit. Pangulong Aquino. Talagang, oo. Oh. Nadadawit pa si ano, di ba? Dating Justice Secretary Agnes Divanadera. Oo. Hindi naman dating nadadawit. Nakakasama ka sa plunder cases yung mga yan. Eh. Pero ang ano kasi dyan, bakit siya pupunta sa ano? Sa Senado. Tapos bakit utang muna lalabas siya sa media? Eh kung meron siyang meet, no? He has a meet against anyone, de, kahit natrasado, hindi pa naman nag-prescribe, di ba? Kaya siya sa Senado. Ang ibig mo sabihin eh, after so many years, ngayon ka lang nagkakonsensya. Right. Yeah. Eh, yabang-yabang noon yan, panahon nila. 9 years na nakaupo yan eh, ang yabang-yabang. Para sila, Archie po yung mga yan eh. Malalapit kami kina nito, malalapit kami kina nito. Very showy sila. Ngayon, tapos sa Senado, dyan ako nagtataka eh. Hindi ako bilib sa'yo, Judge. Dapat sa ano ka, dapat sa ombudsman ka. Okay, sa si Kuko. Si Kuko. Mayan, galit na si Kuko. Dyan pa lang yan eh. Dapat alam niyo eh. With more reason na alam na alam niya yung batas. Kasi judge nga siya ng Sharia. Sharia court. Iba kasi yung batas na yun, iba sa atin. Sa kanila, pwedeng mag-asawa ng apat. Dito sa atin, eh, isa lang. Pero election to, election cheating ito eh. So, pareho lang ang batas na kaya nga, parehas yan, parehas. Kasi baka may nagtatanong, ano ba yung Sharia? Baka barya-barya lang yan. Sharia court. Oh. Sharia court. Ay, mas malakas dito sa atin eh. Malakasan ang laban dito sa mga korte. Oo, malakasan. Meron akong kakilala, talagang matinik dyan eh. Ayoko na lang sabihin kung sino. Nekti, ha? Nekti talaga. Nepenright, ha? Yeah. Philippine Star. Karine, Philippine Star NBN, open to all players. The government is willing to bid out its envisioned National Broadband Network o NBN project to all financially and technically qualified proponents, including ZTE Corporation, the Chinese firm which figured in the scandal-tainted broadband project during the Arroyo administration. Talagang sinasali pa rin, eh, no? Touch it with the 10-foot pole. Kasali pa rin lahat, ha? Kasi nga, eh, masyadong may stigma na tayo dyan, eh. Oo, eh. At kung mapapayuhan nyo si Pinoy na kung pwedeng wag CTE, ibang klase na ang tunog niyan. Saka pwede wag na yung national broadband ng government. Kasi, alam mo, Secretary Montejo, siguro nabulungan kami, naglalaway. Kasi ang gastos ang gastos kasi ng government agencies sa paggamit sa internet sa broadband is 2 billion pesos annually. So, pero mo, kung mamonopolize nila yung ano, government needs. O, 2 billion. Naglalaway sila. Naku, Pangulo Aquino, huwag ka masyado. Huwag ano, medyo unsolicited advice. Don't touch it even with a 10-foot pole. Wala tayong magawa dyan kasi government agencies really need internet, no? Broadband. So, wala tayong magawa dyan. Hindi magbayad tayo. Magtipid na lang. Paano ka magtitipid? Huwag ka masyadong magagamit. In other words, if it is, dapat payagan mo lang. Para noon tayo, noon, ba, sa overseas calls, mga noon, pagka sa government agencies, yung mga government employees are not allowed to use overseas calls, no? Pagka private. Pagka official yun, pwede. So, siguro ganyan. Like, pag-upo pa lang din ni Pinoy noon eh, sinabi na niya yung sa mga government offices noon. Pinoy. Sabi niya na, Pinoy. Pinoy. O naman, Pinoy. Na yung mga, pagdating ng 8 o'clock up to 12 o'clock, yung office hours talaga, wala talaga ng mga... Facebook. Social media. Hindi naman. Ito ngayon ang iniisip ko, dahil nga the most eligible bachelor is Pinoy, and Pinoy hails Shams's beauty and brains. Okay. Eh, siyempre, magka-courtesy call ito. Sa palasyo. Pwede bang mag-spark yan, Lola? Pwede. Pwede yan, o. Matalino. Brain and beauty.
Beauty and brain. Beauty and brain. Sa tatya mo ay... Ako, boto ako dyan. Tinanong mo boto lang ako. Kay Shamsi. Boto ako. Ang gandang first lady niyan. Oo. At meron ka ng ambassador of goodwill. Yes. Oo, yes. Magna cum laude. Magna cum laude. Pwede mong... Kahit kanino pwede mong i-rampe ito. My first lady. Yung knowledge niya, Karine, makagamit. Dahil sa merong... Meron maglalagay ng flyover doon sa EDSA. Architect. So pag first lady na si Madam Shamsi Supsup Aquino, hindi na siya sa palace. Eh kaso sa Manila Standard, yung banners to. The court prevents palace from appointing officer in charge. The Supreme Court on Tuesday stopped the palace from appointing officer in charge for the autonomous region in Muslim Mindanao until it has resolved the petition challenging the law that postponed the August 8, 2011 elections there and synchronized them with the national polls in 2013. Ano ba ang main argument na ginagamit noong nagpipetition, does it have anything to do with our constitution or what? Yes, ang sinasabi nila kasi, the president has no power to appoint officers in charge of the autonomous region of Muslim Mindanao. Meron ba specificong provision dyan that really, you know, clamps down on the president to wala naman, wala naman. Kaya lang, wala din siyang express authority to appoint. No? Kasi ano yung separate kasi yung charter talaga. But with regards to the postponement, I think that has already been resolved. Kasi several times, Congress has already postponed. No? So that is that's the issue. Yung appointment ngayon. Yes, the main issue here in the Supreme Court is, yung nga, the president has no authority to appoint. Pero under the general powers of the president, no, kahit wala siyang yung appointing power ng president, siguro pwede siyang mag-designate. Kasi nga, officer in charge di temporary. Ang problema kasi natin dyan, noong pinospon yung election. Dapat dyan, yung term ng governor, ang sitting governor niya is Saldi Ampatuan na suspended. Suspended naman yan at saka unable to perform kasi nakakulong. But it does not necessarily mean that he has already vacated office. Wala pang conviction . Yes, so last August, supposed to be, nag-expire na yung term niya. And there is no holdover principle in elective position. The moment your term ends, that's it. So, ngayon, sino ang mag-designate? Under the arm law kasi, the law that created the arm... Meron bang vice? Wala eh, ha? Meron bang vice? Yeah, may vice governor. Meron. Sa succession ba? Nagpaso na rin. Doesn't ngayon, apply anymore. Rules of succession don't apply because the vice governor term also ended. In like manner with the governor. So, ang under the arm law, ang actually, ang mag-designate ng officer in charge would be the president. So I don't know why... The Supreme Court. Ang issue kasi yan may appointing authority pang presidente. Meron. Kasi under its general powers. Pero ang succession ay po pwedeng through election. Pero hindi nga natuloy. Hindi natuloy because of what? No. Pinospon nga nila. Gusto nila isynchronize. Medyo may political maneuvering yan. Pwedeng suspect yan ng administrasyon. Dahil nga, bakit? Why postpone? Ano ang rasyonal? Kaya nga. I agree with you, Karine, na it was an ill advice on the part of the president to support this postponement. Parang ibang klase ito. Kumbaga sa bilyar,
Tumbok. Ano ito? Ibang klaseng preparasyon yan. Diba? Dinaraso lang niya kasi yung Congress eh. Nagbigay ata sila additional pork barrel para lang budget. Para ma... Oo, kasi ano yan, more than majority, 200 plus ata ang ano. 220 ang nag-vote, diba? Eh, alam naman natin eh, the apple of discord with regard to politics or election emanate always doon sa arm. Nandiyan palagi ang... Pero ang kasi they always make a bone in that area. Yun ang malingat dyan. Para ang nangyari kasi, Karen, eh, Kom, yung kaya pinospone nila yon kasi nagkakagulo nga ang, kuan eh, yung sa may Maguindanao. Eh, sakop ang Maguindanao ng arm. Yan tapos, nga, eh, sabi nga ng kuan nila na, nung administration mismo, ng government natin, na pagka inyong itinuloy yan, na magkakaroon ng election, lalo magkakagulo. Alam mo, kasi lagi yung suspect pa rin yan, ha? Kasi yung mga ballot boxes doon nakuha eh. Ano ba with you respect, Tondon, ang ibig mo sabihin, eh, in-admit ni Pangulong Aquino na hindi niya kayang patahimikin? My God, if you're a president, di ba, you have all the means. Nung pinapospone niya kasi, dali niya lahat ang sultano doon. Patahimik yan. Hindi kanya martial law ang Maguindanao. It is a statement that begs, that really begs the question. So, pwede rin sabihin ko na in-stage nyo yan. You set the stage for whatever turmoil or atmosfera ng pagkakagulo dyan. Deliberately, because you want to postpone the election. Kaya yan ang mga, ano, yan ang mga lulutang sa... That this will be the things that will actually titillate your imagination. Titillate? Correct. The Philippine Journal naman, scapegoat, Abad points to speaker when asked about delayed pork. An opposition lawmaker yesterday asked Budget Secretary Florencio Butch Abad to stop treating them like a ping pong ball every time they ask for an update on the release of the tranche of their Priority Development Assistance Fund or PDAF or pork barrel in the amount of 35 million pesos. Okay, nasa ng 5 million, 30 million. 35 million. Bakit ano sinabi niya tungkol kay speaker? Nagtuturoan. Pinapasa ni Abad na ang main jurisdiction pala, ang nakakaalam daw, Karen, eh, na magbigay ng mga budget sa pork barrel is the speaker. O, yun din daw yung better. Ang release, manggagaling sa kanya. Sa kanya pa rin. O, pwede kong i-alat yan. O, 10 million kay Ninya, 10 million kay Leia, 10 million dito. Sana kay... na. Pero, nasabihin ko kay speaker. Oo. Speaker Pogi. Ayan. Taman mo, Speaker Pogi. SB. Ayan, natin 30 million na yan. Saan? Eh, wala pa eh. Wala pa. Wait ka lang. Wait ka lang kayo. Sino ba nagre-release kasi? Kaya mo bang... Be patient. Kaya mo bang patahimikin tong mga buwayita na to? Buwayita. Small eh, hindi mo kaya. Eh, kakayanin. Pagka, di ba, kakayanin. Ano nga, Kom? Hindi ko man kaya, pero ang pera, ano yun? Sabi When one man speaks, everybody listens. Correct. Yun din yung banner headline ng People's Tonight. Abad Belmonte asked to stop playing games. Yan. There is a limit. What Speaker Belmonte can do, but there is no limit to the power of money. Pera-pera lang yan. To the power of money, Pacquiao. Pera-pera pa rin. They do not only want to smell. Yung previous administration, but want to see the color of the money. Mas bumabahangan nun eh. Di ba? Pagka meron silang gustong palabasin sa Congress. Pero walang issue noon na hindi binigay yung pork barrel. Ang mga issue dati, eh, merong dagdag palagi. May mga laka paper ba? If you are licensed to print money, you can do almost anything under the sun. Yeah. Almost. Pero there are things that money can't buy. Especially love, di ba? Love. Duno. Hindi ka po pwedeng kakatoka sa... Kasi Karen yun na sa eskwela. Punta ka ng UP, Ateneo, or any institution.
learning institution. You buy education. Pagdalang nga po ng mga dalwampung, bigyan niyo ako ng geometry, ito po ang bayad, magkano po? 20 million geometry. Ayan. Bigyan niyo po ako ng humanities. Humanities. Mga mura lang yan. Mura lang yung humanities na yan. Minor yan. Yung mga ganon, hindi po pwede. Kaya nung buhay ang nanay ko, sabi, wala akong pwedeng ipamana sa iyo, kundi edukasyon. At huwag nung sasayangin yan. Bihira ang napapamanahan ng edukasyon. Pero tandaan nyo, you cannot buy breeding. Hindi sa pundakan ko. You cannot buy. Breeding, oh. Yes. Can you buy breeding? Eh, ay, buy mga breeding? You cannot buy here. Walang ano eh. That people, the knowledgeable that they are. Yes. You can see them acting like a bull in a China shop. Yan ang gustong i-share ni ano, Brother Eli Soriano sa lahat. Kaya nga meron tayong ang dating daan at saka UNTV, merong eskwelahan, La Verdad Christian College. The truth. 100%, ha? Karine, 100%, mga kasambay, 100% scholarship. Free. Pagkain, no? Pagkain, uniforme, allowance, transportation, kompleto po yun. That's how Brother Eli Soriano values education. Ayan, o. Kasi, kung walang edukasyon, paano? Wala na. Eh, yung iba sa atin, mas pinahalaga ng utang kaysa sa edukasyon. Di ba? Sa gobyerno natin, mas mahalaga ang utang. Dahil ang budget natin, bibigay ang budget, 100 milyon na halimbawa. Pagbigay ng budget na yung bawas na yun sa utang, ang pag-uusapan nyo na lang, yung budget na bawas natin, nagpasa na ng utang. Kung konstitusyon ang pag-uusapan natin, ang priority doon sa edukasyon. Pero we are able to paikot-ikot tayo. Di ba? Hindi lang kasi yung La Verdad ang pinag-uusapan dito eh. Sa UNTV, saka yung ang dating daan eh. Yan, Dunong Bulong. Pwede ba natin makita yan, Georgie Boy? Saka approve yan ng Department of Education. Pakita natin. Mm. Yan po ang Dunong Gulong. Yeah, dinonate na yan. That was donated by UNTV at ang dating daan. Department of Education in line with their alternative learning system. Sure. Yung ELS dati, karine yan, non-formal education. Mm-hmm. Ito yung mga yung hindi formal, no? In other words, informal. Informal, oo. Pero ito yung tumutugon sa sinasabing kung hindi makakarating si Muhammad sa bundok. Yes. Para tingin mo yung bundok kay Muhammad. Yeah. Di ba merong ganyang... yung dalawang truck na yan, naka-assign sa ano, naka-deploy sa Masbate at saka sa Quezon Province. Oo. Mm. Saka meron pa. Di ba yung mga parang mga bundok? During the time na, Juan, di ba, noong 7th anniversary ng UNTV, nag-launch na ho si Kuya Daniel at si Brad Ely nung mga motorcycle. Yes. Na kwan, meron na yung pinakita sa Davao. Ayun yung mga Davao, yung mga guro. Mobile motor. Hangit talaga. Innovative. Ano yan? For a certain period na mag-stay dun sa isang lugar, no? Yes. Yung sampo. Sana gayahin nyo. Gayahin nyo. Bumili na sila ambulansya. Bibili na rin siya daw sila ng imagine mo, tayo ang front runner dyan, ano? Itong UNTV. Imagine mo na lahat ng networks. Halimbawa, provide. Mag-put up kayo ng ganyan. Aba, yan ang pinakamagandang gayahin. Kaso wala makakasustain, Karen. Eh. Ang clinic lang natin, tayo lang nakakasustain na. Pwede naman. From Monday to Friday, di ba? Tapos may mga probinsya pa. Hindi lang yun. Tapos mayroon pa mga medical missions. Tsaka yung libreng sakay. Hindi nananawagan, ha? Ang karamihan sa kanila, mananawagan, tapos bigyan nyo ng bigas, kawawa naman ng areang ito, tapos i-repack, tatataka nung network. Plastic na nila.
Mabigat nung araw. Parang politiko yan. Mag-o-open ng account. Dito yung ihulog. Dahil sa meron tayo. Saka ikaw, ano ba? Sandali ito doon. Ano pa ginagawa mo? Kaya sabihin na, oo. Dito tuloy ko lang kasi Karen. Bago tayo mag-break. Kasi, meron kasi yung sa dengue natin ngayon. Ang problema, yung blood. Di ba, dugo. Pero yung UNTV, last Sunday, merong nationwide karene nagbigay ng 3,000 bags. Masyadong madugo. 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 Madugo na ba? Ayan yung ang sakaka. Awarte tayo dyan eh. Awarte ang ano? Awarte ang UNTV. Ang UNTV. Ng Red Cross. National Award din ang dating daan. Special Award kay Kuya Daniel Rasot at ako ang tumanggap. Hindi lang sa Red Cross, yung Philippine National Red Cross, yung the whole Philippines, kung hindi even sa Region 3, di ba? Binigyan din ng parangal ang UNTV, ang dating daan, si Kuya Daniel Rason, dyan sa pagbibigay ng dugo, yung bloodletting. Number one. Hindi ginawa yan para tumanggap ng award. Okay. No. Good. Ngayon, teka. Ngayon ka na. Walang award to.